example, nagsara yung kumpanya dahil sa sabihin na natin na bankrupt kasi 'di ba, maraming pandemic, nabankrupt siya. Ang magandang tanong niya, sir. Matanggal si employee, si empleyado natanggal. Kung may makukuha pa ba siyang separation pay? Ay, depende sa pagkakatanggal. Oh, sir. Natanggal siya, dalawa kasi yan, sir. Dalawa kasi yung post na yan. Natanggal siya dahil sa authorized post, sa rin company, gawa ng financial situation, may makukuha siya. Pero, kung talagang nagsara na si company, gawa ng wala na talagang pera, bankrupt na, wala na siya makukuha. Pero dahil, kung nagsara si company dahil financial situation, mauubos na yung pera, may makukuha pa rin siya. Yun ang tinatawag na authorized cost. Pero yung just cost, kapag may ginawa siyang kalokohan, like kalimbawa, meron siyang kaso. Nagkaroon ng mabigat na kaso. Wala siya makukuha kahit piso. Forfeited lahat ng benepisyo niya. So, tandaan niyo yan, guys, ha. Just cause. Saka so, authorized cause. Ang authorized cause, wala rin matatanggap. Meron, sir. Mayroon. Meron, sir. Pero depende yun, sir. Kung si company nagsara, gawa ng, yung mababa na yung financial level niya, sir. Okay. May makukuha pa rin siya. Pero pag si company nagsara, gawa ng wala na talagang pera, wala naman. Bank, nalugi na rin. So, ang tawag nung bankrupt. So, kawawa pa lang empleyado kapag nabankrupt yung kumpanya, no? Yes, sir. So, talagang bukya talaga yung empleyado kahit mag 20 years siya dyan? Oo, sir. Ganun ba yun? Sir? Mawa, si company nagsara, nabankrupt. Oo, sir. Tapos si empleyado, 20 years na doon, mahigit. Sabihin natin, buong buhay niya, nandun na. Wala pa rin siya makukuha? Kung wala na talagang pera si company. Kung wala, paano kung mayroon pa? Yung makukuha siya. Kung makukuha rin kalampatan niya na... Sabihin natin, andun pa yung building. Building. Yung lupa. Asset. Ang pinag-uusapan kasi dyan, sir, yung... Una, ang pinag-uusapan dyan, yung financial level ng company. Financial level. Ngayon, kung para mabayaran siya ni company si empleyado na tanggal, kung kinakailangan na ibenta niya yung ari-arian niya, so nasa company yun, nasa employer yun. Hindi, parang narinig ko, kapag, hindi ko lang kung tama yun, kapag nagsara ang isang kumpanya, halimbawa, for example, bankruptcy, ang pinaka-minimum, at least, ng empleyado, bayaran niya kahit kalahating buwan lang. At least one half, sir. One half of separation pay per year, dapat matanggap yun ng kumpanya. Ay, ng empleyado. Yes, sir. Legal yun, di ba? Yan yung minimum. Minimum, sir. Pinakamababang tatanggapin ng empleyado. Kapag nagsara siya. Ayan, ha? So, sa mga makaka-employee, magandang usapin niyang pag-separation pay. Pero pag pag normal naman na, halimbawa, mag-retired ka lang, nakadepende lang yan sa kumpanya talaga, kung magkano ang ibibigay sa'yo. Basta ang minimum dyan, makakaalam ko, one half. So, kung sumubra sa one half yung ibibigay sa inyo, kasi mag-retired na kayo, or alis na kayo, mag-resign na kayo, ay, speaking pala pag mamaya yung pag-design kung may makukuha o hindi. Mag-retire na kayo, so pinakamamababang bibigay niyan, I mean, kalahating buwan per year. So, ito naman, another issue. Kapag nag-resign, for example, may policy si kumpanya, 1 month before, kailangan mag-file ka ng resignation kung ikaw mag-resign. Meron 2 months dyan, na policy, depende sa position, kung mababang level na empleyado, sabihin, ikaw yung lowest mammal na empleyado, normally, 1 month, no? Bago mag-resign, dapat nai-inform mo yung kumpanya mo. Tama ba ako? Yes, sir. 1 month. Ngayon, may choice ba si kumpanya na
For example, nag-resign yung isang empleyado. Meron ba siyang privilege na hindi bigyan ng line of service yung empleyado? Kung may privilege siya. Oo, na i-deny yung ibigay yung isang buwan per year. O kaya kalahating buwan na minimum. Meron bang privilege? Ang pagkakaalam ko, mayroon, no? Meron, sir. May privilege siya. Mm. Una, maaaring masiro yung empleyado kapag nag-resign, no? Pag nag-resign kasi siya, sir, kailangan niya mag-take ng at least 15 days. May iba o kami. O, sabihin natin, in-observe naman ng empleyado yun. Isang buwan pa nga, eh. Nag-file siya. Siyempre, yung privilege na makukuha niya doon, siyempre, una, benefits yung 13 months. Ayan, common na yun. Ibibigay naman talaga yun eh. O, sir. Ang issue dito, yung line of service. Pag naka 10 years na, sir, sa ibang company kasi, pag naka 10 years ka, qualified ka na sa separation pay. Yun. Gaya so, sa atin, 10 years. Optional retirement pwede na. Pagka may ibang company naman, 5 years. Eh, paano yung, ano, general lang natin, huwag na natin isa-isa yung kumpanya. Basihan na lang natin yung labor code. No? Oh, sabi kasi mayroon pwedeng mag-resign na at least 3 years pa lang. Bawa, 3 years pa lang, no? Ang policy ng kumpanya ay 10 years. Oh, sir. Absolute bang nasusunod yun? Na hindi siya, si empleyado ay hindi bigyan ng separation pay? Yung tulad ng 1 month. Ang common dyan, yung 1 month service eh. Hindi niya sa makakuha ng separation pay, sir. Kung pumirma siya ng kontrata na at least may 10 years pa. Ay. Yes, sir. Pero sa labor code kasi, sir, walang ganon. 5 years, may 10 years talaga. Walang ganon, no? Walang ganon sa labor code na kailangan maka 10 years ka, baka kabibigyan ng ano? May 5 years, sir. Mayroon din? Oo. So, sige, re-reviewin natin yung labor code, guys, ha? Hindi natin kabisado kasi hindi tayo abogado, no? So, i-check nyo na lang. Tulungan nyo kami, i-comment nyo sa box natin kung dagdag kaalaman regarding sa mga ka-employee natin. So magandang usapan yan. Magandang usapan itong empleyado kasi alam mo naman, empleyado nga eh. Sa mga ka-employee guys, so isang tips ko lang ang masasabi ko dito. Unahin yung pagyamanin yung sarili nyo. Kung yung kumpanya nyo na pagyaman nyo, bakit hindi nyo unahin yung sarili nyo? Diba? So yan guys, yan lang. So, pag-isipan nyo na lang. Kung yung kumpanya nyo na pagyayaman nyo, bakit yung sarili nyo hindi? Sakalam, no? Isa rin sa mga katanungan ng empleyado. So good luck sa inyong lahat. Maraming salamat. Thank you for guesting sa ating sakalam. Yan. Tuwang-tuwa siya kasi kukumersalize na siya. Oh. Huwag yung i-skip yung ads, ha? Dapat pala kanina ko sinabi yun.